Kabanata 5. O Diyos, Terra Benny, dali agad din natin ang Panginoon. Hindi na nagdalawang isip ang dalawa habang kinarga ni Ben si Bill na parang sanggol. Lahat ng nasa arena ay natulala. Lalo na si Candy at Kurt. Tinignan ng masama ni Payne ang lalaking nag-abot ng cellphone ni Bill. Pag hindi na nagising ang Panginoon, papatayin kita kasama ng pamilya mo. At ikaw, Candy. Pagdasal mong mabuhay ang Panginoon, hindi ko alam ang magagawa ko sa'yo pag nawala ang Panginoon. Kahit pa kapatid mo si Lily, wala akong pakialam. Banta ni Payne. Agad tumakbo si Lily kasunod nila Ben at Benny. Dito madali at ihiga. Ihanda ang mga kagamitan. Agad na nagutos si Lily sa kanyang mga nasasakupan. Upang kumilos ng mabilis at maingat. Ini-examine nila ng maingat si Bill. 5 oras na ang nakalipas ngunit wala ni isang lumabas sa kwarto. 10 oras na ang nakalipas wala pa ring balita na lumalabas sa mga doktor na sumusuri kay Bill. Si Payne, Max at Candy ay nananatili sa upuan ng tahimik. Kasalanan ko to kung hindi ako nagpadalos Los Dolos, hindi mangyayari ito. Sisi ni Candy sa kanyang sarili. Tumigil ka, Candy. Kasalanan mo na nga ang lahat kaya maghintay ka ng kaparusahan sa oras na hindi gumising ang Panginoon. Nangangahulugan yun na katapusan mo na rin. Banta ni Payne. Manahimik na lang tayo. Huwag na kayong magsisihan, pare, parehas tayong may kasalanan. Ako man ay mabigat din ang kasalanan sa Panginoon, dapat ay lalo ko siyang binigyan ng atensyon, hindi sana mangyayari ito. Tugon ni Max habang nakakuyom ang kanyang kamao. 16 na oras ang lumipas. Nagtatakbuhan ang mga doktor at nurse papunta sa kwarto ni Bill. Anong nangyari? Bulaslas ni Payne. Habang si Candy at Max ay napatayo habang namumutla ang kanilang muka. Ikaw, halika dito. Tinawag ni Payne ang isang doktor na kumakaripas ng takbo. Ano ang nangyayari? Bakit kayo nagmamadali? Master, ang Panginoon ay nagkaroon ng seizure at bumagal ang pagtibok ng kanyang puso. Sagot ng doktor. Ano, hindi maaari? Tumakbo papasok si Payne sa loob ng kwarto saka sumigaw. Gawin ninyo lahat ang makakaya ninyo upang muling maging maayos ang lagay ng Panginoon kung hindi lahat kayo ay mamamatay. Galit na sigaw ni Payne sa mga doktor at nurse na tumitingin kay Bill. Lumabas ka. Sigaw ni Lily kay Payne. Tingin mo ba hindi ko ginagawa ng maayos ang trabaho ko? Nakakaistorbo ka lang dito. Nanginginig sa galit si Payne at Padebog na umalis. Hindi magawang human gal ni Payne kay Lily sapagkat alam niyang gagawin ni Lily ang lahat. At siya din ang kanyang senior sa larangan ng medisina. Puisit, puisit. Pinagsusuntok ni Payne ang pader habang sumisigaw. Dumiugo ang mga kamay ni Payne dahil sa malalakas na pagsuntok sa pader. 1 oras pa ang lumipas at lumabas na ang ilan sa mga doktor at nurse. Kita sa itsura nila ang pagod at puyat. Lumabas din si Lily sabay sinarado ng marahan ang pinto. Sis, ano ang nangyari sa Panginoon? Okay na ba siya? Tanong ni Candy. Plak. Isang mahigpit na sampal ang nakuha ni Candy na sagot galing sa kanyang ate. Napakawalang kwenta mo, wala ka man lang natutunan sa lahat ng tinuro ko sa'yo. Hindi mangyayari ang lahat ng to kung hindi dahil sa mainit na ulo mo. Hindi ka marunong magtanong. Bulyo ni Lily kay Candy. Si Candy naman ay dahan-dahang sumalampak sa sahig. Habang nakahawak sa pisngi at umiiyak. Alam niyang kasalanan niya ang lahat, inumpisahan nitong saktan si Bill at hindi man lamang nagtanong. Sabihin mo sa akin anong nangyari na sa Panginoon. Tanong ni Payne kay Lily. Sa ngayon, nagamot na namin ang kanyang mga natamong sugat sa panlabas na katawan. At napigilan na din namin ang kanyang pag-seizure. Pupunta ako sa laboratory upang malaman pa ang kanyang panloob na natamo. Sagot ni Lily sa tanong. Sasama ako. Ako din. Banggit ni Max at Payne. Ikaw dyan maglulumpasay kailang dyan. Hindi mo ba nais makita ang nangyari sa Panginoon dahil sa iyong kabobohan? Tanong ni Payne kay Candy. Tumayo si Candy sabay sabing.
Sasama din ako. Habang pinupunasan ang kanyang luha. Naglakad ng mabilis ang apat sabay pumunta sa laboratory. Lumabas na ba ang result? Tanong ni Lily sa mga doktor na may hawak ng mga envelope. Yes, ma'am. Sagot ng isang doktor. Dalhin agad sa conference room ng mapag-aralan. Utos ni Lily sa mga doktor. Hindi nagtagal ay nakarating na lahat ng mga doktor sa conference room kasama sina Lily at iba pa. Binuksan ang isang malaking screen at pinakita ang mga result. Nagulat ang lahat at napatikip ng bibig. Nagtamo ang Panginoon ng 10 bali sa buong katawan. At nadurodge din ang kanyang mga buto sa kamay. Galit na galit si Payne sa nalaman. Tumawag siya sa isa niyang tauhan upang dakpin ang mga taong nagpahirap sa Panginoon. Pinagpatuloy ng doktor ang iba pang findings. Bukod sa mga bali durog na mga buto sa kamay at sugat sa buong katawan. Natamo din ng Panginoon ang bali ng ilong at pagkabulag sa kanyang dalawang mata. Bahagyang naalag ang kanyang utak ngunit wala naman kaming nakitang kakaiba bukod doon. Dagdag ng doktor. Nalaman din sa result na mukhang lamagay sa pagiging comatose ang katawan ng Panginoon. Lahat ay natahimik at napailing habang nakatingin sa ibaba. Hayop ka Candy, dapat sa'yo ay mamatay na ngayon din. Sigaw ni Payne. Sige, tanggap ko ang aking paghatol. Ngunit maaari sanang hayaan akong mabuhay hanggang sa gumising ang Panginoon. Tugon ni Candy sa lahat. Nasa anong posisyon ka para magbigay ng kondisyon? Napakakapal ng mukha mo. Sigaw ni Max. Nais ko lang humingi ng tawad sa Panginoon. Handa na kong mamatay sa oras na gumising ang Panginoon. Sasaluhin ko rin ang lahat ng obligasyon simula ngayon. Kaya maaari lamang na pagbigyan ang aking hiling. Lumuhad at yumuko si Candy na nakadikit ang ulo sa sahig. Wala nang ilitang maaaring magutos kung ano ang dapat gawin. Kaya't simpleng dinuro na lamang ni Payne si Candy. Tandaan mo yung salita mo. At sa oras na mamatay ang Panginoon, huwag ka nang umasa pang mabuhay. Banta ni Payne. Walang magawa si Lily sa sitwasyon na iyon. Alam niyang sobrang lala ng sitwasyon ng Panginoon. Kahit siya ang nakatatandang kapatid ni Candy, alam niya ang panuntunan sa loob ng pamilyang kanyang pinagsisilbihan. Malaki ang utang maloob ni Lily at Candy sa pamilya elite. Sila ang kumukop sa kanilang dalawa habang sila ay nasa kalsada walang makain at mamamatay na sa sobrang lamig. Ipinangako din nila na magiging tapat at iaalay ang buhay sa buong elite. Ngayon na nag-iisa na lang ang natitirang purong dugo ng elite. Hindi niya hahayaang mamatay ang Panginoon. Nag-dial ng numero si Lily at saka tumawag. Hey, hello guru, may malaki akong problema. Nais ko sanang hingiin ang inyong tulong. Parang awa na ninyo guru, maaaring tulungan akong mapagaling ang nag-iisang Panginoon ng pamilya elite. Sumagot naman ang nasa kabilang linya na kausap ni Lily. Iya, tutulungan kita. Ngunit nasa malayo ako mga 5 araw pa bago ako makarating dyan sa Gem Mountain. Banggit ng nasa kabilang linya isang may edad na lalaki. Ang kanyang boses ay napakataimtim. Narinig ng lahat ang pag-uusap ng dalawa. Nasa ang lugar ba ang guro? Tanong ni Payne. Nasa isang isla sa hilaga sa gitna ng ang isla ay tinatawag na Libra Island. Sagot ni Lily. Sige, ay basusando natin siya. Ilabas ang mapa. Utos ni Payne. Inilahad sa mesa ang mapa at itinuro ni Lily ang lugar. Pinahayag ni Payne na siya na ang bahala. Ang isla ay sakop ng isang bansa, bigkas ni Payne. Agad na dumukot ng isang telepono sa kanyang bulsa si Payne at may kinuhang isang itim na SIM card at isinalpak ito sa telepono. Hindi nagtagal ay may tinawagan si Payne sa telepono. Hello, may kailangan ako sa'yo. Nais ko sanang magpadala ka ng isang jet sa isla ng Libra Island na yung nasa sakupan. Yung pinakamabilis na jet ang dalhin mo, nagmamadali ako. Kailangan mo lang ay pasundo ang isang matandang tao. Nagngangalang Edward Hope. At dalhin ito dito sa Gem Mountain sa nayon ng Hidden Treasure Village. Napakabasi ng tono ni Payne habang nag-uuto sa isang tao sa telepono. Masusunod, Mr. Bradford.
Sino ang iyong tinawagan, Payne? Tanong ni Max. Ang pangulo ng bansa na nakakasakop sa isla. Nagulat ang lahat. At kung bakit ganun na lamang ang inasta niya. To think na ang kinausap niya ay isang pangulo ng bansa. Tandaan ninyo, ginawa ko ito para sa kabubuti ng Panginoon. Hindi ako pinapayagan na gamitin itong SIM card na ito. Ito ang misyon na inatang sa akin ng namayapang Lord Damian. Kolektahin ang lahat ng numero ng mga pinuno sa buong mundo at ipakita ang lakas ng pamilya elite. Ibibigay dapat ka sa susunod na Panginoon at yun ay walang iba kundi si Bill Elite. Ngunit paano kung mahuli na ang lahat? Kaya ginawa ko ang disas yun na nararapat kahit pa lumabag ako sa utos. Kwento ni Payne. Tama lang ginawa mo, Master Payne Bradford. Nakapag-isip ka agad ng solusyon na mabilis bago pa mahuli ang lahat, ika ni Max. Sang-ayon naman ang lahat ng nasa conference room sa ginawa ni Payne. Lumipas lamang ang 2 oras. Isang malaking jet fighter ang lumapag sa daungan ng mga eroplano sa taas ng bundok ng Gem Mountain. Dumating na ang matanda kasama ang 2 pang lalaki. Isa ay ang piloto ng jet. At ang isa naman ay ang presidente ng bansa na nakausap ni Payne. Nagsalubong ang 2 panig at nagbatian. Master Hope. Masiglang pagbati ni Lily sa kanyang guro. Kumusta, iaano ba ang aking maitutulong? Tanong ng matanda. Sa kabilang banda nagkamaya naman sina Payne at ang pangulo na si Lou Hudfeld. Maraming salamat, Pangulong Tel, sa pagbibigay ng katuparan para sa aking favor. Yumuko bahagya si Payne. Huwag intindihin, Mr. Bradford, masaya akong makatulong sa pamilya elite. Naglalakad papasok ng bundok ang lahat. Namangha ang Tel sa kanyang mga nakikita. Purong ginto? Puro mga diamante? Mga mamahaling paso, mga antik na statwa? Paano magkakaroon ng gantong kalaking yaman? Napakalaki ng lugar na ito. Sunod-sunod na tanong ang nailabas ni Tel sa sandali na paglalakad sa loob ng mansion. Kahit ang piloto ng jet ay hindi pa nakakita ng gantong lugar sa kanyang paglalakbay gamit ang jet. Mangyari ay gawin ang inyong gusto habang nananatili dito sa Elite Mansion. Bigkas ni Payne sa 2. Pita din. Maaari bang bigyan ng ating mga panauhin ng mga taong magbabahagi at magtaturo tungkol sa mansion? Lahat ng kailangan nila ay huwag magkatubiling ibigay maliwanag. Tanong at utos ni Payne. Masusunod, Master Payne. Iiwan ko muna kayo, mga ginoo. At kailangan kong sundan ng Master Hope. Polem ni Payne kay Tel at sa piloto. Walang problema, Mr. Bradford. Maraming salamat sa pagpapatuloy dito sa Elite Mansion. Naghiwalay ang magkabilang panig. Agad na nagtungo ang Master Hope sa silid ni Bill at sinuri ang lagay nito. Naglabas ng 1 box ng mga gintong karayom si Master Hope at inumpisahan ang pagtusok kay Bill. Master Hope, gagaling ba ang Panginoon sa acupuncture? Tanong ni Candy. Hindi. Ngunit may isa-isayos nito ang linya ng kanyang mga ugat na nalihis at mapapadaloy nito ng maayos ang kanyang mga dugo. Sa sobrang lala ng pagkababag sa binatang ito, nagsanhi ito ng pamumuo ng dugo sa mga pangunahing organo sa katawan. Ngunit gamit ang acupuncture ay natataboy nito at nadudurog ang mga buong dugo, paliwanag ni Master Hope. Master, sa tingin ninyo may pag-asa pang gumaling ang Panginoon? Tanong ni Lily. Walang makakapagsabi kung kailan siya gigising. Ang kanyang mga mata ay hindi na maibabalik. Masyadong naabuso ang kanyang mata maski ang mga ugat na pagkakabitan ng panibagong mata ay putol na. Kaya malabong mapalitan ang mata ng binata na ito. Isa pa, ang kanyang buto sa mga kamay ay masyadong durog. Makabubuti kung putulin na ito sapagkat maaari itong maka-infection sa loob ng katawan. At baka madamay pa ang ibang mga organo. Masyadong mahina sa ngayon ang katawan ng binatang ito. Kaya isang maliit na pagkakamali lamang maaari na siyang bumigay. Paliwanag ni Master Hope. Narinig ng lahat ang paliwanag ng Master Hope at walang may kontra sa mga sinabi nito. Siya ang pinakamagaling na manggagamot sa kasaysayan ng medisina sa Hilaga. Ehem. Ehem. Puputulin? Hindi makakakita.
paano napunta sa ganang kalagayan ang kawawang Panginoon? Sarkastikong tanong ng isang lalaki na kanina pa nakikinig sa usapan. Habang nagkakalikot ng isang pigurang mukhang radio. Isang matandang nakaupo sa upuan sa loob ng silid. Habang nakadikwatro tayo-tayo ang puting buhok at may makapal na salaming malabo. James Wise, anong ginagawa mo dito? Galit na tanong ni Master Ho. Anong ginagawa ng baliw na ito dito, Lily? Delikado ang taong ito. Natahimik si Lily at ang lahat ng makita si James Wise. Hindi nila napansin ang kanyang presensya. Dr. Wise, bakit ka andito? Hindi ba tinatapos mo pa ang iyong misyon na pinagawa sa'yo ng yumaong Lord Damian? Tanong ni Lily. Hello mga bata. Tapos na ba kayong maglaro sa gamit-gamutan ninyo? Ha 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 ha. Yung misyon na iniatang sa akin ay natapos ko na sa loob ng 3 araw na ang nakalipas. Sagot ni James sa lahat. Sigurado ba kayong mabubuhay pa ang munting Lord? Haha ko sa tingin ko aabutin na lang 10 araw ang Panginoon. Saka siya makikipag-reunion sa kanyang pamilya sa langit. Up sa langit nga ba? May langit nga ba? Hahaha. Pang-asar na dagdag ni James. Hayop kabawiin mo ang sinabi mo. Sigaw ng mga doktor sa kwarto. Kahit sila Payne, Max, Lily at Candy ay hindi mapigilan ang sarili na lumapit at sigawan si James Wise. Itigil mo yung kahibangan mo. Bawiin mo lahat ng sinabi mo. Galit na bulyo ng apat kay James. Kinalikot lamang niya ang kanyang tenga saka sinabing. Natutulog ang Panginoon, baka magising ha 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 ha. Hindi ba kayo naniniwala sa akin, bakit hindi ninyo tanungin si Dr. Edward? Dagdag ni James. Totoo ang sinabi niya. Maswerte na lang kung umabot pa siya ng 1 buwan pagsang ayon ni Master Hope. Napaluhod ang lahat na parabang napagbagsakan ng langit ang kanilang muka. Pero, may solusyon ako. Kung interesado kayo hehe. Isang malademonyong ngiti ang lumabas sa mukha ni James. Ano yun sabihin mo? Bulyo ni Lily. Kaya ko siyang buhayin at gisingin sa loob lamang ng 1 linggo. Sagot ni James. Tumigil ka, James. Huwag mong tawirin ang linya sa pagitan ng Diyos at sensya. Galit na sigaw ni Edward kay James. Hoy Diyos. Sa tingin mo ba may magagawa ang Diyos mo sa kalagayan ng binatang Lord ng Elite? Hahaha, nakakatawa ka na masyado. Edward, hindi ko akalaing naghahantay ka pa rin ng 1 himala. Kaya ba ayaw mo magtrabaho sa hospital kasi ayaw mong gumamit ng mga makinarya sa panggagamot? You're such a baby, hahaha. Asar ni James kay Edward. Ano ang paraan? Tanong ni Candy kay James. Hindi ko kailangan ipaliwanag sa inyo. Masyado pa kayong mga naiwan sa nakaraan. Kaya't kahit anong paliwanag hindi ninyo maintindihan, haha. Asar ni James sa lahat ng taong andan sa kwarto. Nag-usap-usap ang apat si Payne, Max, Lily at Candy. O sige, pumapayag kami basta masisiguro mong mabubuhay at gagaling ang Panginoon. Pagpayag na tanong ni Payne sa mangkahi ni James. Hindi na kailangan mangako. Consider it done. At kung hindi ko magawa ang aking sinabi, maaari ninyo akong gutay-gutayin at ituhog ang aking ulo sa kahit anumang matulis na bagay. Sagot ni James. Tumigil kayo, Payne, Lily. Isang baliw ang taong yan. Pinasabog niya ang malaking base ng militar sa Hilaga at pinag-eksperimentuhan ng mga bangkay ng mga sundalo. Simula noon, binansagan siya na mad scientist. Kwento ni Edward. Haha. I'm not mad, Edward. I'm crazy, haha. Haha. Pang-asar ni James. Ngunit guro, wala nang ibang paraan. Hindi namin hahayaang mawala ang Panginoon. Sagot ni Lily kay Edward. Osha. Osha, kung buo na ang desisyon ninyo, wala akong magagawa. Binalaan ko kayo. Sira ulo yung tao na iyan. Umiling at umikot habang dahan-dahang lumabas sa kwarto si Edward. Bye-bye, Edward, hihi. Pakaway at nakangiti na nagpalim si James kay Edward. Ngayon dalhin ninyo ang Panginoon sa aking workshop.
Yay! Nagulat ang lahat sa sinabi ni James. Alam nila ang workshop ni James ay masyadong delikado. Hindi bababa sa 5 beses na maririnig na may sumasabog sa loob ng workshop ni James araw-araw. Nababaliw ka na ba talaga, Dr. Wise, bakit hindi mo dito gamutin ang Panginoon, bakit kailangan sa workshop mo? Tanong ni Max. Matagal na kong baliw bata. Anong gagawin ko dito? Magbabahay-bahayan. Hindi uubra ang inyong mga laruan dito. Mabilis at dalhin ang Panginoon sa aking workshop bago pa ako mainis at iwan kayong lahat. Maliwanag ba? Agad namang dinala ng mga doktor sa bakanan ng workshop si Bill habang nakahiga sa stretcher. Ops, hanggang dito na lang mga bata. At kami na ang bahala sa lahat. Maaari na kayong umalis, ayoko magkasakit ang ating mga alaga, okay, ha ha ha. Paulin ni James sa lahat. Ano, bakit hindi kami pwedeng pumasok? Paano namin malalaman na hindi mo gagawa ng masama ang Panginoon? Tanong ni Candy. Tumigil ka bata. Hindi mo ba nakikita? Kung nais kong gumawa ng masama sa Panginoon, maaari ko lamang iwan siya sa pangangalaga ninyo. Kuha mo ba? Kaya ngayon maaari na kayong makaalis sapagkat nag-uumpisa na kong mainis. Banta ni James. Isa pa pala. 7 araw. Simula ngayon bago ninyo abangan ang paglabas ng Panginoon, maliwanag. Tinapit na lamang ni Lily ang balikat ni Candy at saka sinabing, "Tara na Candy, wala tayong magagawa kundi ang magtiwala at maghintay." Tumango na lamang si Candy upang sumang-ayon. Umalik ang lahat sa main hall at nakita nila si Master Hope. "Master Hope, tara muna ng makapagtsaa." Paniyaya ni Lily. Agad na nagtungo sa isang silid silang 5. Di nagtagal dumating na ang tsaa. At nag-umpisa na silang humigop ng kani-kanilang tsaa.